Magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Nandito po tayo muli kay Nanay Delia. Kasi nga pinapaayos po natin, no? Pinapapatag po natin mga kabayan yung pagtatayuan ng building ni Nanay Delia. O, diba? So ayan po, kasi slanting, super slanting po kasi yung lupa, no? Kasi nasa pabangin tayo, so kailangan muna natin patagin, no? At bago tayo magtayo ng bahay ni Nanay Delia. So ayan po mga kabayan, syempre habang gumagawa sila, meron din tayong dalang ulam sa mga gumagawa. Ayan. Malamig dito, so kailangan magsigang, no? Kaya may dala-dala tayong bangos kasi isisigang 'yan para iulam nila. O kumusta kayo diyan? Okay lang kayo? Kaya? Ayan, konti na lang pala, ano? Yan lang ang mahirap, oh, yung germelina na yan. Oh, diba? Ang bilis mga kabayan. Ang galing nilang magbungkal ng lupa mga kabayan. Nag-almusal na kayo. Tapos na. May dala akong ulam para tanghalian nyo. So ayan po mga kabayan, kararating lang namin ni Nanay De. So naghahanap kami ng merienda, tama Nanay De? Kasi meron tayong nakitang saging na hinog na. Hinog. So sabi nyo kanina, kailangan yan ay prituin. Iprito, hindi na siya pwedeng ilaga? Hindi lang pwedeng ilaga. Parang banana kyo? Oo. Ano, buo or hatiin? Hindi, talupan tapos ganun. I-slice. Ah, okay. Dalawang slice. Tara. So, nasa puno pa mga kabayan, kailangan namin tapasin. Yan. Masarap. Masarap yung? Oo. Yung saging na yan na inog. Oo. Kaya lang, mabaho man ako sa inyong paningin, mas mabaho ang ilalim ko. Kaya?
Nagkatanggulan. Buti na lang. Binalian ako ng isang sakong pabango. Naligo. Rico, kung akala kung anong sasabihin mo. Ay, ay. Oh, yun. Iba pala. Wow, amazing. Amazing. Ang laki, Nanay D. Yeah. Wow, ang galing mga kabayan. Hinog sa puno. Yan ang siyempre aming ipiprito ngayon. Anong klaseng saging po yan, Nanay D? Ano raw yan, anak ko? Saging daw ng Mindanao. Saging ng Mindanao? Oo, oo. Nakalat na dito. Marami na yan. Oo, sige. Nakalat. So, saluin po. No, ako. Marunong ka? Opo. Anak ko! Naputol ang saging. Nasaan? Napigil mo ba? Ikaw naman. Kaya doon ako napabaw sa ilalim. Sa pagod. Buti na lang dumating ka. Bumili lang sa kusa akong pabango. Okay kayo? Ala, ang bigat pala, Nay, no? Oo, mabigat na eh. Wow! Pero kulang pa sa laki ito. Ha? Bakit kulang sa laki pero nahinog na? Oo nga. Ayan, oh. Kulang nga lang. Pero lumalaki ito. Ganyan sa binti mo, anak ko. Maniwala isang piraso? Oo, yung isang piraso nito. Ganyan. O bakit nahinog na siya? So ibig sabihin gulang na. Oo, magulang na yan. Pero dahil sa pagka-dry sa sun. Ah, sun. Pero hinog na. Oo, pero pwede na. Lumit lang sa init. Kaya hindi siya ang laki, grabe. Oo. Totoo yan, anak ko. Lumalaki yan. Ganyan sa binti mo kalalaki. Grabe, Nanay, no? Oo, nakita ko na yan. Kaya, ano naman ako, naingit ako, kumuha ako ng suli. Ah, tinanim nyo? Oo, oo. Hanggat dumami? Oo, dalawang puno. Nagtaka nga ako eh. Sige na, hawakan nyo pala. Marunong ka palang mag, ano na, saging eh. Kaya pati pabango. Alam mo ang mabago ako. Ang laki. Dito na lang. Grabe. Anong saging yan? Ano pag Mindanao. Mindanao. Pinagbilinan sabi nila. Pinag? Bilinan. Pinagbilinan. Oh. Pinagbilinan na wag kunin. Hindi, hindi naman. Pangalan lang niya. Ah, pangalan lang pinagbilinan niya. Pero, sa, ano yan? Yun ang matabya ng Mindanao. Saan yung pinggan natin? Kutsilyo. Oo. Kasi yung Mindanao, ano, matabya natin dito, hindi ganyan. Iba. Oo, medyo puti siya. Nandiyan na yun. Hindi ako nakapagtanim ng mga kabayan, sabi ni Nanay, pag na-overripe na mga kabayan, maasim na daw siya. Pero, lalaki pa to. Yung ibang lahi, sobrang laki pa nito. Pero, ito, may hinog na. Hindi na siya lalaki. Ito na talaga yung pinakamalaki sa kanya. No? And then, hindi siya nilalaga. Ito yung saging na may buto. No, na piniprito lang daw. Masarap daw ito pag piniprito. Kaya ito, iprito natin. So ito ilang araw lang ito mga kabayan kasi magulang na siya. Ilang araw lang yan. Mahihinog na rin. Ito halos isang piling mga kabayan hinog na. Oh, di ba? Talupan ko na. Opo. Tapos hatiin, di ba? Sabi niyo po hatiin. Tapos lagay sa plato. Sabi ni Nanay, halos kasing laki ng binti ko yan pag yung iba. Siguro depende po doon Nanay sa ano. Siguro sa ano sa lupa, ito, no. Hawakan mo na, okay lang. Okay lang. Sa banana queue nga eh, hindi mo nga alam kung anong ginagawa, binibilingan natin eh. Oh. Eh ikaw nakikita ko kung anong yun. Sila. Okay lang sige. Kasi perang nahaabol.
Mahirapan ka. Hawakan muna kasi para ma... Okay lang, walang problema. Ay, naku, mamaya maputol pa yan. Aliya. Ganun ba? Oh, ang tigas ng ulo. Hinawakan naman din. Kasi. Okay, kasi. Mabango yung ilalim. Mabango. Ayo. Ay, sabi mo may buto. Wala naman pong buto. Meron din. Kami iba. Oh. I'm missing from the banana. Mm. My friend. And? Ay, ang sarap na yun. Banana Mindanao. Ay, ayun, may buto. Ayun pala, oh. Ah, iilan-ilan lang, nanay, no? Oo, ganun lang. Ganyan. Ah, ang hahaba pa. Oh. Tapos ang lalaki. Hmm. Lagyan ko ng ano, mantika. Oh, opo. Ito na muna yung boss. Wow, ang sarap ng kulay niya, mga kabayan. Makain din to, nai, kung hilaw. Ano raw, sagi ng Mindanao daw yan. Inaano din to, nai, binibenta din. Hindi man masyadong binibili. Mm, kasi alam nila na maano. Alam nila na... Hindi saba. Hindi saba, humay. Talaga. Ihaw. Ihaw, pwede rin. Mm. Yung huwag masyadong overrate, ma-overrate na siya sa inog. Oo, ah? Ma-o-overrate. Lumala. Ano pa? Sige. Ano pa? Ma-overrate. Sige. Ma-overrate. Sige. Ma-overrate. Sige. Ma-o-overrate. 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 Overripe. Awa, ma-overrate yan. Huwag yung masyadong maano. Yan, malapit ng mga overripe. O, overripe na yan. Overripe na ba yan? Ripe, ripe. Ah, overripe. Yan. Drag overripe. Okay kayo? Yan si banana. Okay kayo? Masarap. Medicine from the balat. Ano lasa? Pero, sabi mo medicine. Pero ano ito? Sumulat? Opo, totoo. Sabi ng doktor. So ayan mga kabayan, prito-prito. Ay, sarap. Wow. Sabi mo lami kayo. Lami kayo. Kaunta. Kaunta. Para busog mo. Para busog mo. Ah, ganun ba yung gusto sa inyo? Inyo? Gusto ninyo? Gusto ninyo? Palit mo inyo. Palit inyo. Idalukman ko. Kay dalukman ko. Pagyan si burong matsura na. Ginagaya ko ni. Eh? Anong galok? Ha? Anong galok? Madamot. Makanya. So ayan po mga kabayan, nakita nyo kanina. Napatag na natin. So medyo nagkaroon lang tayo ng konting delay sa gagawa po mga kabayan, ha. Kasi yan ay semento, hindi natin kagamit ng kahoy. Puro semento yan mga kabayan. Then yung pagkakabitan ng yero ay bakal. So yun po ang mangyayari dyan. Maliit na maganda, na matibay, na maayos bahay ni Nanay Dilia. So ayan po mga kabayan, abang-abangan kasi meron tayong mga kinakausap. Siyempre pagdating sa labor po mga kabayan ay talagang alam naman natin kung gaano ka mahal, lalong-lalo na po mga kabayan. Yung pinagawa nga natin doon kay Nanay Lina and Tatay Tony, Diyos ko po, kahit yun lang pero magkano din ang inubos doon mga kabayan. Na short ng konti pero okay lang, na iraos natin. Ang importante natapos natin yung bahay nila. So, pasensya muna, no, hindi natin agad-agad tulad niyan. Dalawang araw din ginawa niyan. Kung hindi ko nga naabutan ng mga kabayan na pinachinso ko na yung mangga. Yung puno ng mangga, mga kabayan, baka abutin pa ng hanggang bukas. Kaya lang, naabutan ko at nagpatawag ako ng marunong may chainsaw. So, ayun, nagawa kaagad, natapos ng dalawang araw. Dahil kung wala,
abutin ng 3 araw po mga kabayan. So, syempre, habang tumatagal at nagdadagdag ang araw sa ginagawa, dadagdag din yung expenses, lalaki din yung binabayaran natin kasi tumatakbo. So, ayan po mga kabayan, hinahanap naman namin, may kausap kami nung nakaraan ni Nanay Delia, nagagawa kay lang ay hindi po kakayanin Nanay gumawa ng puro semento. No? Alamang magpundasyon. Opo, tapos meron din sanang marunong kay lang walang pang welding. So meron sana akong kakilala doon sa amin kailang malayo, no? At yung iba, syempre pag malayuan mga kabayan, another na naman, add na naman sa expenses. Kumbaga mas lalong mahal kasi dinala mo sila o dayo o malayo yung trabaho. So tataasan na naman nila yung mga kabayan, ganyan. Kaya hindi biro magpagawa ng bahay mga kabayan. More stress, no? More hassle, talagang lahat. Pero wala tayong magagawa, talagang ganyan. Tiis tayo sa ginagawa natin, talagang kasama natin yan. Yun nga lang, kailangan natin ng patient, no? Para mabuo yung ating pagmamahal para kay Nanay Delia. So, ganun po. Minsan kasi mga kabayan, wala tayong problema sa pera, nandiyan na. No? Ang problema naman ay yung gagawa. Minsan naman, nandiyan na yung gagawa, ang problema naman ay pera. So ganyan, ganyan yan. Hindi talaga pwedeng magsabay yung dalawa na pwede yung ano, pwede din yung financial, pwede din yung gagawa. Talagang may mga balakid po talaga mga kabayan. Pero ganun pa man, sabi ko nga, ganun talaga. So kailangan natin maghanap ng marunong at tuloy-tuloy yung paggawa kasi ayaw ko yung gumagawa na, ay, papasok ngayon, bukas, wala na naman, din bukas, papasok, din bukas. Yung ganun, alam mo yung magtrabaho ka na hindi mo alam yung obligasyon mo, yung trabaho mo. Kailangan pag pumasok sa trabaho, tuloy-tuloy yung trabaho kasi tuloy-tuloy naman yung sahod. O yung pabitin-bitin, wag yung absent-absent ka. Pag wasa kinuha mo yung trabaho na yan, seryosohin mo na, trabahuin mo na. Kasi hindi lang naman itong haharapin natin kay Nanay Delia. Tatawid pa tayo sa ibang kabihasnan. Ba't na nahimik po kayo? Ah, wala naman. Totoo yan, anak ko. Dami pang ano-ano. Mahal yun. Malayo na. Opo. Doon sa inyo. Mahal. Iba na naman, Nanay. Dagdag na naman sa ano. Oh, narinig ko na yung mga engineer. Eh? Yung pala. I-toasted natin ng konti para mas masarap siya. Ayan. Uy, ang sarap nga niya, Nay. Hindi ko pa natitikman pero parang tatakam na ako. Okay, sarap ng mabuhay. Lalo na kung pagkain mo'y puro sagin lang. Nang madama ni Talita ang pagkain na maita. Doon siya naniwala lahat sa kanila. Diba toto? Opo. Pati ang bagay ng kamuting matamis. Hindi niya mapigilan ay tinikman. Bandang uli, ubing basol ang kinain. Pagkatapos, sabi niya ay, masarap pala. Kung hindi lang niya alam, hindi karamihan kinakain ng ngayta. Halos pinapakain sa aso't pusa. Kung mayroon pang alagang baboy, pagkain lang ng baboy yan. Ngayon pala, gamot pala. Oh, anak ko, pinapakain ko lang sa baboy yung mga yan eh. Alin po? Yung mga saging. Ito? Oo, ngayon pala. Sa, ano pala, potassium. Ay. Grabe naman kayo, pinapakain nyo lang sa... Oo, makain kami. Medyo madalang pag, ano, ang imagas ko yun. Pero, karamihan yun ang kakainin anak ko. Hindi lang ako makatiis. Panayaw ko dyan sa mga kapampangan sa sandram mo. Ay, ay. Bibili nila yung saging.
Maniwala ka sa Indian ako, yung saging dito. Opo. Dalawang jeep ng Coronel, dyan sa baba. Oh? Oo. Ang dami pala, no. Oo, kaya lang, malalaki pa dito, anak ko, yung mga saba. Dahil mga bagong, ano ba, bagong bunga. Bagong wow, kasi, opo, bagong tanim, tapos oo, unang bunga. Unang mga bunga. Ang lulusog noon. Oo, anak ko. Ano ngayon sa pakiramdam na Nadelia na nakikita mo na na talagang this is it, ito na talaga, umpisa na para bagong pag-asa sa buhay ko. Lahat ng mga sponsor, totoo po ito, mga kababayan. Gayang maligaya ko, lahat sa iyo, sa inyo, na nakapagbaya ko. Pagluto ko kayo dito ng sukit. Ah, ang sukit, kamuting baging, patani, kardis, at saka, yun lang. Yun naman ito, anak ko. Kaya maraming maraming salamat. Nagpapasalamat ako, lalo na sa ating buong Maykapal. Hinila kayo dito. Totoo, anak ko. Ay, inisip-isip ko, pati pagkain ko, hindi ko na nararamdaman din minsan. Ay, puro kape na lang ang ulam ko. Ibig sabihin, nagpasalamat. Oo, malaking salamat, Nay, kasi ko. Nalilimutan nakakakain ka ng kita paano oo, ng masarap. Ay, oo ba? Totoo ni, anak ko. Ang naubos ng bigas mo, Nanay Di? Hindi, nandun pa. Sure kayo? Wow, ganun pa. Marunong ka bang gumawa ng biskwit? Gisan ng saging? Hindi. Banana chips. Oh. Alam ko. Banana chips. Biskwit talaga. Itong bagong pitasan ako. Tinuruan ko ng mga madre. Opo. Anong gagawin niyo po, Nanay? Tinuruan ako ng mga madre. Gagawa ng biskwit. Ah, biskwit. Oo. So, ayan po mga kabayan. Tikman natin. Yummy, Nanay. Amazing. Kahit wala ng asukal, mga kabayan, matamis na siya. Oo, ganyan lang. Sarap. Sarap. Hindi lang nila binibili. Ano ba yan? Ngayon, binabalatan ni Nanay kasi pagkain ganito daw na. Ganito ang paggawa ng biskwit. Biskwit. Oo. Ano mo, ugasan mo. Maraming ginanyan natin ha. I-replay ko. Tapos, simplang gana. Ugasan. Ngayon, ililipat doon sa, ano? Palanggana. Isang palanggana na may tubig. Sabaw ng kalamansi. Sabaw ng kalamansi? Oo. Ginanyan mo. Oo, tapos? Mga dalawang tasa o... Kasi kung marami, opo, nagagawin mo, yung planggana na ganun, puno yun, mga isang ganyan na sa supot na kalamansi siguro. Yan ang ilalagay mo doon. Opo. Lagyan mo ng alawang muna ng tubig. Opo. Doon mo isasali yung inugasan mo. Tapos nakasalan yung mantika. Oo. Ganun yun. Pagkatapos, i-ano mo na. Pakuluin yata. Ay, hindi pakuluin. Ang mantikang pakuluin mo. Habang kumukulo, nakababad na doon sa may sabaw ng kalamansi. Tapos, sige na. Linagay, kuha mo ka ng ano, sensi. Linalagay mo na doon. Sensi, ano yung sensi? Yung sandok ba na nakaganyan? Nakaganyan. Sensi. Yung flat na ano. Sensi, sabi ng Kapampangan. Wow. Sa mantika. Ay, anak ko, yeah. Magiging biskwit yan. Lalo na yan. Yan ang magandang gawin daw. Gagawin yung... Banana chips. Wow. Yung bagong pitas. Opo. Hindi yung tatlong araw na naka-stack. Hindi pala pwede yun. Hindi na siguro crunchy. Pag matagal na yung stack, hindi na crunchy. Wow. So, ayan po mga kabayan. Maraming salamat po muli. Hanggang dito na lang po ang aming... pintuhan ni Nanay D, no? Dahil gabi na naman kami at kahit papaano ay ligtas kaming nakauwi dito at nakamerienda pa ng masarap na bagong pitas na nakakaibang saging ni Nanay D. Ito, pambili mo ng ulam. Ay, pabayaan mo na anak ko. Sige na, pambili-bili ng ano, ulam. Anak ko talagang... Dito na kami, ha? Magkikita lang natin sa Lunes. Lunes? What? Lunes! Nang tayo'y magkakilala. Martes. Nagpitas tayo ng patani. Miyerkules. Miyerkules.
Dahil lang sa patani. Huwebes. Huwebes, tayo ay nagkasintahan. Friday. Sabado, Abiyernes, tayo'y nagyayaan. Sabado, tayo'y nagtanan sa kabundukan. Tibo pala itong si Delia. Oh, dito na kami, bye! Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.